What's up, Mark? Sound System. Muli ito si DJ Rad. Nandito na naman po tayong muli para sa ating usapang sound system. At before po tayo mag-start, gusto ko lang po kayong batiin ng Happy New Year po sa lahat ng mga ka-audio natin dyan. Ngayon po, pag-uusapan natin itong ating mga digital mixers ng Yamaha. May ituturo po ako sa inyo para maiwasan natin yung feedback sa ating stage. Usually po, pag mas madaming mic po na naka-on or mas madaming nagsasalita or sabay-sabay, dyan po nagsisimula yung feedback. So, ituturo ko sa inyo para ma-lessen ito at maiwasan. Okay po? So, let's start. Ngayon, mga ka-sound system, susubukan muna natin siya dito sa ating DM3 ng Yamaha Digital Mixer. Yan. Tapos isunod natin itong ating TF1 ng Yamaha. Digital mixer din po ito. Kabit natin itong ating mic sa mic 1. Okay, yan, nakakabit na po. Tapos kabit na natin yung power adapter niya. Yan, nakakabit na yung power adapter natin. Kabit naman natin yung ating speaker. Yan po, nakakabit na yung ating power adapter tsaka yung ating speaker. I-turn on na natin siya. Bali, nag-i-initialize pa po siya. Okay, good to go na tayo. I-set naman natin yung ating gain ng ating mic. So, i-press nyo lang po ito. Yan po. Yan. Tapos, i-test na natin para may adjust natin yung gain natin. So, makikita nyo po, naka-zero pa siya. Yan. Sound check, sound check. Taas natin ng konti. So, dito nyo i-adjust yung gain nyo. Yan, yan po. Sound check. Sound, sound. Konti pa. Sound check, check, check. Sound check, check. Ayan, good to go na tayo. So, itaas na natin yung master natin. I-zero nyo lang po. Ayan, ilagay nyo sa zero. Tapos, ito naman yung volume ng mic natin. Taas lang natin ng konti. Sound, sound, sound check, sound check. 1, 2, 3. Sound check. Konting angat pa. Medyo mahina pa. Sound check. Yan. Okay. 1, 2, mic testing, 1, 2, 3, sound check, dagdag pa tayo ng konti, konting-konti lang, yan, sound check, yan, saktong nasa gitna lang siya, hindi siya overload, sound check, kahit sumigaw kayo, sound check, 1, 2, testing, 1, 2, 3, yan, so okay na yung gain natin. Yan po. So, yan po yung tamang proseso ng ating pagseset ng ating gain para hindi tayo ma-overload kapag nagsasalita or kumakanta po tayo. So, ito po yung ating meter. Yan. So, testingin natin uli. Sound check. 1, 2. Mic testing. 1, 2, 3. Yan. So, saktong-sakto lang. Kahit sumigaw kayo, hindi kayo ma-overload. Okay, bali yan, mga ka-sound system, nakaset na yung gain natin. So, itatry na natin yung microphone natin. Okay? So, itatry ko muna nung naka-off pa yung ating gate. Yan. Yung
compressor limiter niya. Magkakasama to eh. Pero yung gagalawin nyo lang po, yung threshold, yan. Naka 72 po yung threshold natin. Negative 72. So, pakinggan po muna natin yung audio natin kung magkaka-feedback o hindi. Okay, test na natin itong mic natin. 1-2, sound check. Yan, nakataas na po yung gain. So, itapat natin sa speaker. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, ayan, nag-feedback siya. So, ngayon, itatry natin na i-on yung ating gate, yung threshold babaan natin. So, gawin na natin. Okay, i-on na natin siya, itong ating dynamic. Bali, gagawin nyo lang po, bababaan nyo itong threshold. Nasa 72, di ba? Ibaba natin siya. Ito po yung control para maitaas-baba natin. So, yan. 57, 53, mga 40. Yan, sakto lang yan. Yan, naka 40 na yung ating threshold. Try natin uli ha. Sound check, 1-2, mic testing, 1-2-3. So, itapat natin sa speaker. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yan, wala pong ka-feedback. Yan po yung gamit ng gate sa ating compressor limiter. Magkakasama po yan eh, compressor, limiter, tsaka gate. So, yan po yung gamit ng gate natin. Kapag di kayo nagsasalita or kumakanta, mag-close siya automatically. Pag gagamitin nyo naman, magbubukas siya. Ganon. Kaya, safe po. Yan o, walang ka-feedback. Tingnan nyo ha, i-off ko uli yung ating gate. Tingnan nyo mangyayari. Sound check, 1-2, mic testing, kapatuli natin. Yun, feedback agad. Yun yung trabaho ng ating gate sa ating compressor. Okay? Sa processor pala. Yun. So, yan, laking tulong ng ating gate sa ating processor. Nakakabawas siya ng feedback. Okay, mga ka-sound system, lipat naman tayo dito sa ating TF1 na digital mixer ng Yamaha. So, same procedure lang din po. Set muna natin yung ating gain. So, press nyo lang po ito. Kasi yung mic 1 yung gagamitin natin. Ayan, channel 1. So, punta lang kayo dito. Press nyo. Ayan. Set natin yung gain natin. So, ito yung knob niya. Para itaas-baba natin yung ating gain. Okay. Check na natin. Sound check. Test. Medyo kulang pa. Dagdagan natin. Check. Test. Sound check. 1-2. Yan. Konting-konti pa. Mic testing, 1-2, sound check, sumobra. Sound check, 1-2, mic testing, 1-2-3, yan, okay na po. So, lagyan na natin ang master, isero nyo lang po. Tapos, angat natin yung mic natin. Sound check, 1-2, mic testing, 1-2-3, sound test. Sound check. Yan, okay na yung level ng gain natin. Kahit itaas nyo yan, balancing lang po yung lakas ng mic natin. Hindi tayo ma-overload. Taas natin.
Sound check, 1, 2, my testing, 1, 2, 3, sound test, yun. Okay, mga ka-sound system, ituturo ko na sa inyo yung pinagbabawal na technique para maiwasan natin yung feedback. So, after maset natin yung gain natin, so i-edit lang natin, punta lang ulit tayo dito sa ating channel 1. I-press nyo lang po ito, dito po tayo nag-i-edit. Kung halimbawa sa channel 2, sa channel 3, yun ang i-press nyo kung alin yung gusto nyong i-edit. So, i-edit natin itong ating mic 1. So, punta tayo dito sa channel 1. Okay? So, nandito na tayo sa ating EQ, gate, tsaka compressor. So, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa gate. Yan po. I-click nyo lang. Yan. So, kailangan po yung gate natin nasa negative 41. Yan. Bali, in-adjust ko na po ito kanina. Ito yung saktong-sakto lang na kapag nagsalita ako, tamang-tama lang yung boses. Okay? Tapos, pag nilayo ko ng konti, automatic magsasara siya. So, kaya siya tinawag na gate. Automatic po siyang nagsha-shutdown pag hindi natin ginagamit. So, pag nasa stage po, nakakatulong po siya kasi namamatay siya ng kusa. So, maiiwasan po yung feedback. So, i-demo ko po sa inyo ngayon to para makita nyo yung kaibahan ng may gate tsaka wala. Naka-close tsaka naka-on. Okay? So, tingnan nyo po ah. So, ngayon naka-on na yan. In-adjust ko na yan kanina. So, pag i-adjust nyo nga po pala, ito lang din. Dito lang po din kayo mag-a-adjust. Halimbawa, ito yung gusto nyong i-adjust. I-click nyo lang yan. Tapos magtataas baba na yan. Yan. So, negative 41 yung sinet ko. Yan. Punta lang kayo sa threshold. Yan lang yung gagalawin nyo. Okay? Sound check. 1, 2. Mic testing. 1, 2, 3. Sound check. Yan po. Tingnan nyo po, lalapit ako sa speaker natin. Tatapat natin sa speaker. Hindi po yan magpipitba. Okay, test na natin kapag naka-on yung gate natin. So yan, sasalita ako ngayon. Test 1, 2. So itapat natin sa speaker. So yan po. Tutok na tutok po yan. Wala pong ka-feedback. Yan. Yan po yung gamit ng gate. Kapag nagsalita kayo, bubukas siya. Pero pag nilayo nyo yung mic nyo, magsha-shutdown yan automatically. So, wala tayong feedback. Okay? Ngayon, mga ka-sound system, try naman natin i-close tong gate natin. Tingnan natin kung anong mangyayari. Okay? Yan. So, i-close natin. So, lalapit ako sa speaker ha. Tingnan nyo po kung anong mangyayari. Sound check. Yan, malapit tayo sa speaker. Naka-close yung gate natin. 1, 2, mic testing. Sound check. Ilapit natin yung mic sa speaker. Yan. Yan, ang lakas ng feedback, di ba? Yan po yung gamit ng gate. Yan yung mahiwagan technique natin. Okay? Yan yung mahiwagang technique na ipinagbabawal. Okay, buksan natin uli. Try natin uli siya. Open natin yung gate. Sound check. 1, 2. Mic testing. 1, 2, 3. Punta uli tayo doon sa ating speaker. Itapat natin. Okay, test uli natin. Itapat uli natin kung magpipeedback siya. Naka-on po yung gate natin. Yan po, kita nyo po ah. Walang ka-feedback. Malinis na malinis po. So, bali ayan mga ka-sound system. Kung gusto nyong iset, ayan, i-on nyo lang po itong gate. Yan, pag naka-green po yan, yan yung on nya. Tapos mag-adjust lang kayo dito sa threshold. Sa akin kasi, negative 41 eh. Yan yung ginamit ko, negative 41. Kasi yan yung... saktong distansya lang ng mic kapag nagsalita ako. Katulad nito. Yan. Sound check. 1, 2. Kasi pag nilayo ko ng konti, mamamatay na siya.
Sound check, 1-2, mic testing. 1-2, kayo na pong bahala mag-adjust kung gano'ng kalayo yung distance na gusto nyo kapag nagsalita kayo, okay? Sound check, 1-2, mic testing. Bali, try naman natin negative 55. Yan, tignan nyo po ah. Sound check, 1-2, yan, kahit ilayo ko ng konti yung mic natin, nasasagap na pa rin, ayan. Sound check, 1-2, mic testing. Pero pag binaba ko yan ng negative 40, kailangan tutok na yung mic natin bago mag-on yung microphone. Adjust natin ha. Tingnan natin. Yan. Negative 40. Or 35. Yan, 35. Sound check, 1-2. Pag nilayo ko, wala na. Sound check, sarado na yung mic. Kailangan na tutok na tutok talaga siya. Sound check, kaya tama lang yung negative 41 or 42. Test 1-2, mic testing. Okay, sa mga nagtatanong po, alam ko itatanong nyo kung pang digital mixer lang ba ito. Sagot po dyan, pwede nyo rin pong gamitin kahit hindi po sa digital mixer. Kahit sa mga analog mixer natin, pwede yan. So, ang gagawin nyo lang po, bibili kayo ng external na processor. Yung may compressor, limiter, tsaka gate. So, dun nyo i-adjust yung gate natin. So, pwede nyo i-apply kahit sa analog mixer. Okay, mga kasang system, before tayo magtapos, shoutout po muna kay Roland Embuenga, yan. At saka kay Sir Tony ng Suban Firing Range. Yun, shoutout sa inyo dyan sa mga tropa pips natin sa Suban Firing Range. Okay, so hanggang sa muli at sa mga susunod nating mga vlog na gagawin or mga tutorial, muli ito si DJ Rad. Maraming salamat po and God bless.